to our ever energetic school administrator, lucky graduates, proud parents, to the viewers, a blessed day to all of us. Graduation and moving up ceremonies are significant occasions for the graduates as this mark the milestone of your educational achievement. May this occasion inspire you to study harder for the fulfillment of your dreams and aspirations in life. I salute our unsung heroes, the teachers, for molding the minds of the graduates. You play a critical role for these young in transforming their lives a better one. To the parents, we thank you for your sacrifices in attending to the needs of your children. Your unconditional love and support have helped them to build their confidence. You have exerted your best for overall development of your children. I know that you are the most excited to join this graduation ceremony to receive another gold of remembrance for the family. My congratulations to all of you. We give glory to God and thanksgiving for the favors and protection amid this pandemic COVID-19. This school year is unique in the sense that we do not have usual ceremonies during graduation. No face-to-face interaction. Excited pa naman sana akong makabalik sa aking alma mater. Graduation reminds us that despite of COVID pandemic ay mayroon pa rin pag-asang nagniningning tungo sa maunlad na kinabukasan. Lahat tayo, lahat ng pamilya, ang ating bayan at maging buong mundo ay apektado at nakakaranas ng matinding krisis. Marami ng buhay na nawala, marami ng negosyo nagsara, marami ng kinabukasan na nasira. Our team today, championing nation's future towards harmony with God's creation, is very fitting and timely of what our nation's economy are suffering now. Remember that whatever we see, whatever we have, whatever we touch, our family, our friends, and all the things under the sun are God's creation. Is there a harmony of God's creation now? Is there a peace of mind of each and everyone now? Hindi handa ang ating bayan, maging ang buong mundo na nagresulta ng di kanais-nais. Ang masakit, marami ng OFW na stranded, iba ay nasawi, at marami ring nawala ng trabaho. Maliban sa sakit, hirap at gutom, ang isa pang matinding kinakaharap ng ating bayan ngayon at buong sanlibutan. And this need a national effort to overcome this situation. You graduates, it's time to show its call for your duty and obligation to help for nation building. Nasa kamay natin lahat ang pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Kayo ang pag-asa at inaasahan ng bayan at susunod pang henerasyon upang itaguyod ang kinabukasan ng ating bayan tungo sa pagkakasundo ng likha ng Diyos. Sana'y itong pangyayaring ito ay magsilbing aral sa bawat isa na kailangan nating maging handa, matatag sa anumang hamon sa ating buhay. My dear graduates, ito ay simula pa lamang ng ating pakikibaka para maitaguyod ang kinabukasan ng ating bayan. Hindi lamang responsibilidad ng ating presidente, ni mayor, ni principal, ng ating magulang, ng mga negosyante, ngunit ito ay responsibilidad nating lahat. We should make this nation better place to live. So as young as you are now, huwag kayong tumigil sa pagtupad ng iyong pangarap. Don't stop. Whatever hindrances may come into your way, whatever negativity you may feel, just take it a challenge and fuels for you to move forward. Ang pakiusap ko lang sa inyo mga kaibigan, pagbutihin at solusyonin ninyo ang iyong pag-aaral. Iwasang gawin ang mga di kanais-nais. I am aware that there are many disturbances that comes in our way. Andyan ang Facebook, andyan ang Mobile Legends and other addicting trending application. Iwasan ang maagang pagbibisyo at pakikibarkada na maaaring sumira sa inyong konsentrasyon at sumira sa mga pangarap nyo sa buhay. Ito lamang ay mga minor problems kung tutuusin para makamit ninyo ang inyong pangarap sa buhay. Andyan ang kahirapan. Ikaw ba kaya ay ginaganahang mag-aral kung wala kang baon? Wala kang pamasahe, wala kang pambayad ng matrikula, o minsan umaabsent na lang para kumayad, o kaya naman
ay nababaon na ang iyong mga magulang sa utang upang matugunan ang iyong pangailangan sa iyong pag-aaral. Marahil isa sa inyo ngayon ay napagdaanan ang mga bagay na ito, pero hindi sumuko at nairaos ang kahirapan kaya kabilang siya sa pagdiriwang na ito. Mga kaibigan, hayaan at paintulutan niyo akong ibahagi sa inyo ang aking munting istorya mula noong nag-aaral ako hanggang nakamit ko ang munting tagumpay ngayon. Ako ay anak lamang ng tenant na magsasaka. Nakatira ako sa liblib na lugar, isang kahid, isang tuka ang pamilya namin. Lima kaming magkakapatid at pangalawa ako. Fresh pa sa alaala ko noong nasa high school ako. Dito ko nakita ang hirap ng aking magulang para itaguyod kaming magkakapatid para matagunan ang pangailangan sa aming pang-araw-araw na kailangan sa pagpasok sa paaralan. Sariwa pa sa isip ko na papasok akong walang allowance, walang pamasahe. Pagsapit ng Sabado, lahat kami ay maagang gumigising upang maglakad ng 7 hanggang 10 kilometro para makarating sa bundok kung saan kami nagkakaingin, upang mag-ani at magtanim ng iba't ibang uri ng gulay tulad ng kalabasa, bagyo beans at marami pang iba. Kailangan naming umakyat sa napakataas na punong kahoy para doon kami ay mamitas ng bunga ng patani, at minsan ay kailangan mong maghapon sa ilog upang manguha ng suso at kuhol. At pagsapit ng Linggo, sinasamahan ko ang aking nanay upang tulungan siyang magbenta ng aming mga naaning gulay. Minsan, aabutin pa kami hanggang hapon, lalo kung matumal ang bentahan. So ang last resort namin ay binebenta na lang namin ng mababang halaga ang aming gulay sa mga nagaangkad sa plaza. Sunday siguro ang very special day namin noon ng buong pamilya, kasi may iuwi kami na masarap na ulam mula sa aming pinagbentahan ng aming mga gulay. It is still fresh on my memory noong nasa sekundarya ako na kailangan kong umabsent para maging farm laborer o mag-ari ng mais noon para may pang-allowance o pambili para sa school project at other printing materials. Sobrang tumatak din sa isip ko yung pinapabaon ng aking magulang na sobrang alat na pritong itlog. Kasi pag maalat, kunti man ang ulam mo, maraming kanin ang maitutulak. Yan ang kwenta ng tatay ko. At kung minsan, kung may swerte ang parents ko sa pangangaso, hindi na lamang maalat ang aming baon. Exotic foods naman, tulad ng ibon, kuhol, o alligator, o banyas ang tawag sa amin, ang aming baon. Minsan, tinatanong ang classmate ko kung anong ulam ko, sinasabi ko na lang native chicken para magmukhang sosyal. No choice kami noon kasi hindi afford ng parents ko ang araw-araw na adobo, araw-araw na karne ng baboy o manok. I'll still remember yung kumukupas kong polo shirt noong first year high school ako ay sinusuot ko pa rin noong nasa third year ako. Tinitiis ko yung black shoes ko na masikip at masakit na sa paa. Iniisip ko na lang, the walk must go on. Kaya kahit masakit, tinitiis ko na lang hanggang umabot sa JS Prom. Sobrang loyal talaga yung sapatos ko noon. I'll still remember when I was in high school, para lang makasali ako sa drums and lyre, kung saan-saan pumunta ang aking tatay para makahiram ng drum o kaya naman makahiram ng rubber shoes para gamitin ko sa costume tuwing sasali ako sa cheer and dance. Sa totoo lang, ayaw ko sanang sumali. Sayang kasi yung points sa extracurricular activities sa school namin noon. Kailangan ko kasi to para dagdag points para makapasok ako sa top 10 pagdating ng araw. Tuwing panahon naman ng tag-ulan, halos araw-araw akong pumapasok na basang-basa kasi minsan kailangan kong mag-top load o kaya naman sumabit sa mga tricycle para lang makarating sa aming paaralan. Lalo na noong hindi kami sinusundo, iniiwan na lang kami ng tricycle driver kung saan doon buwanan kaming nagbabayad ng pamasahe. Dahil hindi kami makabayad every month at dahil wala kaming pambayad, nagpupunta kami doon sa farm ng tricycle driver para mag-ani o kaya naman maglinis ng maisan bilang bayad sa aming buwanang pamasahe. Sariwang sariwa pa rin sa aking isip tuwing periodic exam. Minsan, dinadala ko ang nanay ko ng maagang maaga sa principal's office
para makipag-usap, napahintulutan pa rin akong mag-exam kahit hindi pa ako bayad sa examination fee. Hindi man kamahalan ang exam fee noon, pero wala kami talagang pera that time. At tuwing bumabagyo, bumabalik sa aking alaala yung mga panahon na binabagyo rin ang aming mga mais. Nikusing wala kaming naisalba, walang naiwan. O di kaya naman nabubulok na lamang ang mga butilang aming mga mais. Dito nakikita ko na nag-aaway ang aking mga magulang. At hindi rin maiwasan sa atin na taon-taon tayong dinadaanan ng bagyo. Nababagyo ang aming pananim na siyang inaasahan sa aming gastusin para mapag-aral kami. At dito, unti-unti kaming nalubog sa utang. Pag maganda naman ang panahon at maganda ang ani, mabilis naming pinapatuyo ang aming mga mais para maibenta sa corn traders. Pero sa kasawiang palad, wala kaming kita na maiuwi dahil sapat lamang ang bayad ng aming mga ani sa lugi naming noong bumagyo at interes sa mga utang namin na binhi at abono. Sa panahong ito, dito ko naisip na tumigil na lamang sa pag-aaral upang makatulong ako sa gawaing bukid. Ang hirap sa panahon iyon, ang hirap talaga noon. Rain or shine, andyan kami sa gitna ng maisan, o minsan naman doon kami natutulog upang sa gabi ay makapag-ani pa rin kami. O kaya naman, maaga kaming gumigising para mas malamig na mag-ani ng mais. Maalala ko pa yung mga pagsusumikap ko noong nasa 4-year high school ako. Sa kagustuhan kong makapasok sa top 10, kinakailangan kong magsipag sa pag-aaral, magpuyat, at hindi na umabsent. Dala-dala ko ang aking reviewer, notebook sa aming bukid, at sa bundok kung saan kami nagkakaingin o kaya naman nagluluto ng uling. Habang sumisilong at nagpapahinga kami, doon ko na rin sinasamantala na mag-review o kaya naman tuwing sakay-sakay ko ang aming kalabay pag-uwi ng aming bahay. At lahat ng ito ay nag-materialize at nakapasok ako. At lahat ng ito ay nag-materialize sa aking pagtatapos ng sekundarya at nakapasok ako sa top 8. With minor awards, kabilang na dito ang first ever na award ng paaralang ito bilang Inventor of the Year dahil sa kaghiligan ko at kagalingan ko sa electronics. Ito lang ang alam kong pasasalamat sa aking magulang kaya nagsumikap akong makapasok sa top 10. Dito ko nasilayan ang labis na tuwa nila at ngiti ng aking magulang sa wakas. After all, when I entered my college life, may napakagandang regalo ang Panginoon sa akin. May hulog ng langit, isa ako sa masaswerteng napili bilang scholar ng Young in Agriculture Youth Program ng ATI. My friends, ang saya-saya ko noon dahil alam kong hindi na kami masyadong mahihirapan sa aking pag-aaral. Kaya never kong sinayang ang pagkakataon, pinakita ko na karapat dapat ako na scholar. Kaya never kong sinayang ang pagkakataon, pinakita ko na karapat dapat ako at hindi sayang ang gastos ng gobyerno sa akin. Kahit ang hirap i-manage ang time ko noon, kasi at this time, elected din ako na school chairman sa aming barangay at student leader sa aming paralan. Never kong pinabayaan ang aking pag-aaral. Dati ko lang inisip noon, kailangan kong magsipag at makakuha ulit ng award pagdating ng graduation dahil ito lang ang alam kong paraan para madaling makapasok sa trabaho. At confident ako tuwing may job interview. Nagtapos ako bilang cum laude sa aking pagtatapos. Dito, sunod-sunod ang aking interview at isang tumanggap sa akin ay ang Department of Agriculture at hindi nagtagal ay nabigyan ako ng permanent position. Natutuwa ako dahil meron na akong stable job. Agad naman akong nag-loan at ibinigay ko sa aking magulang upang mag-start sila ng kunting negosyo at sari-sari store sa aming barangay. Kung iba ay nabibili nila ang gusto nila, kabaliktaran naman sa akin. Dahil sa panahon na yon, tinutulungan ko at pinapaaral namin ang isang kapatid ko na kumukuha ng engineering course. Bilang isang nakakatandang kapatid, isa sa alam kong obligasyon ay tulungan ang aking mga nakakabatang kapatid. Minsan, hindi ko na rin nababayaran ang boarding house ko. Wala namang means ang parents ko noon at mas masaya ako kung lahat kami ay makapag-aral at isa na siya ngayon licensed engineer. Sinubukan ko ring nag-apply ng trabaho abroad na mas alam kong kung saan mas magandang oportunidad.
dahil gusto ko sanang makabawi agad sa magulang ko kasi matanda na sila. Deserve din nila ng mas magaan na pamuhay, hindi na kailangan pang magbabad sa araw at magbungkal ng lupa. Sa panahon na iyon, mga kaibigan, natagpuan ko na ang kabiyak ng aking puso. At dito, wala na akong ginawa kung di kumayod, maghanap ng extra income para sa aking pamilya, sa aking magulang at sa aking mga kapatid. At dito ko binuhay yung aking passion sa poultry production at dito ko na in-apply ang aking pagka-inventor. Sa panahon na ito, dahil sa simple skills ko sa electronics, naka-assemble ako ng fully automatic advanced type na egg incubator na kasalukuyan kong pinapatent sa Department of Trade and Industry o DTI. Ramdam ko na papatok itong machine na ito dahil iilan lamang ang nakakaalam gumawa nito. At dahil mataas ang performance ng aking machine na ginawa, ay sadyang kay bilis lumago. Nagsimula ako noon bilang isang one-man army. Ako lahat ang nag-cut, ako lahat ng electrician, ako ang karpintero, ako ang taga-deliver. Bago ako pumasok sa opisina, maaga na akong nagigising upang mag-assemble at magpakain ng mga alaga kong manok. Pag uuwi naman ako sa hapon, ay hinahabol ko bago magdilim para makapaglagari pa ako. Para sa gabi, may magmamartilyo na lang ako sa loob ng bahay. Sinasara ko lahat yung aming bintana para hindi ako makaistorbo sa aming mga kapitbahay. Inaabot ako palagi ng alas 3 na madaling araw dahil kailangan kong makabenta ng machine para may dagdag gastusin at pang-allowance ng aking kapatid. At pagsapit naman ng Sabado at Linggo, dito ko na ginugol ang aking oras para may extra income hanggang nakilala ang incubator ko sa Facebook. Dito tumanggap na ako ng malaking orders at dito na ako nakaipon. Nakapag-hire ng 3 pinsan para kasama ko sa paggawa. At ngayon, trending pa rin ang produkto at nakarating na sa North Cotabato, sa NCR at sa Visayas Region. At binabalak ko na rin mag-brand sa Baguio nitong taon na ito. Dahil sa pagpupursige ko, napaayos ko na ang aming lubak-lubak na production area. Ngayon, simentado na ang aking munting shop sa likod ng bahay. Nakapundar na rin ako ng pick-up na sasakyan para magsilbing mag-deliver sa mga orders. Napapagumot ko na ang aking mga magulang ngayon sa hospital dito sa Tugigaraw tuwing sila may mga karamdaman. At nagbibigay na rin ako ng kunting halaga para ayusin ang aming family house sa Gonzaga. Ganito man ako kabisi, ngunit sinisigurado ko na hindi apektado ang aking trabaho dahil malaki rin ang aking obligasyon sa aming opisina. At dahil dito, tinalikuran ko na ang plano ko na pumunta at magtrabaho abroad. Basta masipag ka lang, hindi mo kailangan mag-ibang bansa para maingat ang buhay mo dito sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi ako nagpatalo dahil siguro sa kasipagan at matyaga ako, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kung iisipin ko lahat ng pangyayari ng nakaraan, ay hindi ko lubos maisip na narating ko ang aking munting nakamit sa ngayon. Sa ngayon, nakakaramdam na rin ng kunting kaginhawaan sa buhay, nakakapasyal na sa mga iba't ibang lugar. My dear graduates, nyo nang napakinggan ang aking karanasan at kung sino at paano ako nakipagsapalaran sa buhay. Dear parents, kayo ang pader at sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng inyong mga anak. Kung wala kayong nagmanat ng buto para sa kanila, hindi sila ngayon kabilang sa pagdiriwang na ito. Kaya pakiusap ko po sa inyo, huwag nyo sana silang pabayaan anuman ang mangyari. At taos po sa akong nagpapasalamat sa paralang ito dahil dito ako na-enroll. Ang paralan na ito ay hindi lang magagaling ang mga guro na magturo sa mga subjects bagkos they teach me the way of living. Dahil itong paaralan na ito, dito nahubog ang aking pagkatao. Dito sa paralan na ito, ang naglapit sa akin sa Diyos. Dito ako natutong magdasal upang anumang pagsubok ay malalampasan. At dito, naging matibay ako sa anumang problema. At dito, naging matibay ako sa anumang problema sa buhay. Wala akong ibang dinarasal kundi makapagtapos para makatulong sa aking pamilya. Sobrang hirap man ang pinagdaanan ko noong nag-aaral ako. Sobrang hirap man ang pinagdaanan ko
yung mga aral na natutunan ko sa buhay ay araw-araw kong daladala ngayon. Alam ko mas marami pang pagsubok na darating sa aking buhay, pero patuloy pa rin akong lalaban. My Simple Success Story ay isang napakagandang example para sa inyong magtatapos ngayon. Kung anuman ang kinakaharap ng ating bayan at buhay niyo ngayon, laban lang. Ugalihing magdasal at sabayan ng gawa, tiyak aahon ka din dyan. My dear graduates, masasabi ko na isa na ako ngayon na nagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Proud ako na isa na akong frontliner laban sa pandemic na ito. Isa akong inaasahan ng aming opisina para itaguyod ang kapakanan at kaunlaran ng bawat magsasaka sa bansa. Isa na akong tumutulong sa pagpapabilis ng implementasyon ng mga iba't ibang serbisyo ng gobyerno upang masiguro na may sapat at dekalidad na pagkain sa bawat isa, lalo ngayong panahon ng pandemya. Tumutulong na ako sa mga magulang ko at maging mga kamag-anak ko na hindi nakapagtapos sa pamamagitan ng aking kunting negosyo. Dito na sila nagtatrabaho sa aking munting incubator shop. Nagkakandak na rin po kami ng annual outreach program para sa mga ita upang makatulong ng kaunti sa kanila. At dahil sa pagsisikap ko, unti-unting naiangat ang estado ng buhay namin. At naniniwala ako na ito ay isang malaking kontribusyon bilang isang mamamayan sa pagtataguyod ng bayan. Hindi na ako problema ng bayan, ngunit isa na akong tumutulong sa pamahalaan upang maitaguyod ang kinabukasan ng bayan. At naniniwala ako, kung ang sarili mong buhay ay sagana, kung ang pamilya mo ay sagana, tiyak na magkakaroon tayo ng masaganang bansa. At maunlad lahat ng mamamayan at may pagkakasundo, mapayapa ang buhay, walang rally sa daan, walang patayan at walang nakawan, walang komunista. Ang pagtataguyod ng kinabukasan ng bayan ay dapat magsimula sa ating sarili. Para mas maunawaan nyo kung anong nais ipabatid ng tema natin ngayon, ang pinakamagandang gawin ng bawat isa ay dapat makapagtapos at makamit ninyo ang iyong pangarap sa buhay. Matutuwa ang inang bayan kung after few years from now, meron ng piloto, meron ng sundalo, meron ng doktor, meron ng guro, at meron ng mga engineer at iba pa. Kung lahat kayo ay magtagumpay sa inyong buhay, ay napakalaking ambag ito at tulong sa pamahalaan para iangat ang ekonomiya ng ating bayan upang maging progresibo at masaganang bayan na siyang susi upang makamtan ang magandang kinabukasan. Kung lahat kayo ay magtatagumpay sa buhay, ay napakalaking ambag ito at tulong sa pamahalaan para maiangat ang ekonomiya ng bayan upang maging progresibo at masagana. Ito ay susi upang makamtan natin ang kinabukasan, at kung lahat tayo ay sagana, tahimik na pamayanan, naniniwala ako lahat ng nilikha ng Diyos ay mapagkakasundo at may panatag na pamumuhay ng bawat isa. And now, my dearest graduates, I urge you to be more aggressive and competitive because at the end of the day, you will be joining the group of excellent new breed of professionals tasked to elevate the current status of our nation with enthusiasm, initiative, and compassion. I encourage everyone to move on, carry with you the lesson of life you gained from your alma mater and from the whole environment that made you resilient and flexible. Continue working your dreams in order that you can help make our nation a better place to live in. And I pray that our divine providence will continue to guide you in your travel in this beautiful life. God bless you all, and once again, congratulations.